Kasuabe. Ano kaya next natin na pwedeng reviewin, no? Tsaka medyo nakakaramdam ako ng gutom. Uy! May mini. Tara, check natin. Kasuabe, bid. Ikaw, magpa-check ka. Magpa-check ka muna. Check natin. Ang ganda ng color combination. Two-tone. SUV type ng mini. Dapat ma-review natin to para malaman na rin ang mga kasuabe natin. Ala Italian job na kulay. Yung kala Jason Statham na dating. Mini Cooper. Oh, black and white. We like this. Countryman Sport. Mas higher ang variant. Ito. Uy! Kasuabe! Isa sa pinaka-luxury ride to. Rolls Royce! Ayun yung babae na naka-lean forward. Oh. Siyempre, hindi naman siya naka-backwards. Diba? All white. I think this one, hindi siya masyadong ganun ka-huge. Ito yata yung Ghost. Sana makapag-review tayo nito. No? Ano ba meron? May all black naman. Tingnan natin. Nakita mo? Parang grabe yung combination. No? White tapos black, diba? Ay, two-door lang to. It's a two-door Rolls Royce. Ito yung mas sporty version niya, yung Rate. Ayos. Sarap siguro mag-review nito. Kasuabe, welcome to the number one Filipino luxury rides channel. It's me, Rico B. For Rico Suave Channel. On today's video, we have here the most expensive luxury car review in Rico Suave Channel. Ladies and gentlemen, it's the full-size luxury GT Rolls-Royce Wraith. Mga Suave, let's begin. Magandang araw sa inyo mga kasuabe. Shout out muna tayo sa Auto Hub Group kay Sir Wayne dahil nagkaroon tayo ng access when it comes dito sa Rolls-Royce Wraith, and kay Ma'am Debbie Fuentes na pwede niyong kontakin if you are interested with this ultra luxurious vehicle. Mga kasuabe, nagkaroon tayo ng review sa Lotus Evora GT430. It's a full review with drive impression. Please, please, please tingnan mo dahil nag-iisa to sa Pilipinas and only 60 units worldwide. Gusto ko nga pala kayong batiin mga kasuabe ng Merry Merry Christmas dahil alam ko 3 hours from now magkakaroon kayo ng Noche Buena, and huwag mong kakalimutan na i-share to sa ate mo, kay kuya mo and even sa family mo dahil first time to na magbibigay tayo ng cool review na aalamin natin ano nga ba ang storya behind nitong Rolls-Royce. Ayan ang mga abangan nyo ngayon. Super detailed to, I promise you. And gusto ko rin gamitin itong pagkakataon na to para magpasalamat sa inyo. We started ng March. As of now, we are gunning for 100,000 kasuabe subscriber. Please share this and magkakaroon tayo ng magandang raffle ng 100,000. And sa mga sponsors natin, S5S and even Drive Best Car Cover, gusto natin silang pasalamatan. Kasuabe, a little history lang. Noong 1904, Charles Rolls and Henry Royce, they teamed up together. Nagkaroon sila ng sanduguan. Hindi, pero joke lang yun. Dalawang last name ang Rolls Royce. They talked about their hobbies. Noong una,
gumawa sila ng vehicle when they teamed up. It's all about the hobby. It's not for transportation. Ngayon, until such time na nagkaroon sila ng enhancement sa kanilang decision making, dumating ang isang Eleanor. Makikilala mo kung sino siya. Maya-maya lang yan. Ang ibang mga pag-uusapan natin, ano nga ba ang history behind ng grill ng Rolls-Royce and that bonnet ornament? Alalaman nyo yan. Mga kaswabe, noong 1980s, nagkaroon ng bankruptcy ang Rolls-Royce. Buti na lang, nandyan ang BMW noong 1998. They took over Rolls-Royce dahil before, meron na silang mga transaction because they made the engines of Rolls-Royce. By 2003, nagkaroon ng redemption. Dumating ang Rolls-Royce Motors, nandyan ang Rolls-Royce Phantom na talaga naman naging flagship ng Rolls-Royce. At ang nakakatawa nito kaswabe, baka ikaw katulad ko rin, hindi naman sa lahat. Ang alam ko lang dati na variant is yung Phantom. Nabulaga tayo, it has 5 variants. Nandyan ang Kulinan, nandyan ang Ghost, of course yung Phantom nandyan, and Dawn andyan, yung Rate, this one. This has a price tag of 40 million pesos. Aalamin natin, ano nga ba ang suabe cool feature ng isang 40 million na vehicle? This is the most expensive luxury car review na gagawin natin kaswabe. Kaya huwag kang bibitaw. Kung ako sa'yo, bawat buka ng bibig ko, kailangan alamin mo kung ano yun. And syempre, hindi na natin ito papatagalin. This one is 40 million pesos. Mga kaswabe, let's begin. Para sa first luxury suabe cool feature natin, ang pag-uusapan natin ay yung name na Rolls-Royce Wraith. Naging curious lang ako kaswabe, ano nga ba ang Wraith? At na-find out ko na isa tong undead creature na nagpapakita before and after ng isang taong mawawala na sa Earth. It's a kind of ghost. And ang sunod natin na papansinin, and we have this key fob which is napakabigat. Mga around 1 kilogram ang kanyang weight, and I know maraming pangyayari dito sa loob ng key fob ng isang Rolls-Royce. Together with the spirit of ecstasy, nandito isa siyang press button. Which brings me sa another suabe cool feature na nandito ngayon sa radiator mascot natin, which is eto ngang ornament. This one is the spirit of ecstasy na dati-rati ang pangalan nito nung una ay spirit of speed. Na curious ka ba kaswabe kung sino tong girl na to? Inisculture to noong 1909, then 1910 inilagay una ito sa silver ghost na variant ng isang Rolls-Royce. Pero sa kasamaang palad, noong 1910 inilagay, noong 1915 pumanaw si Miss Eleanor Thornton. Ang mga naging nickname niya pa ay Silver Lady, babaeng naka-lean forward, then naka-extend ang arm niya. And this one signifies absence of vibration, speed with silence, yun yung sinisignify niya. Pero pag tiningnan mo kaswabe, no, parang may identical siya kay Naruto na ninja na tumatakbo. Wala lang, naisip ko lang siya. And this one, Rolls-Royce offers a bespoke. You can customize it. Pwedeng maging crystal, pwedeng maging chrome, maging platinum, maging gold. It's up to you. Kaya isa rin na suabe cool feature ng isang Rolls-Royce ay being customizable. And one more thing, ang value ng isang spirit of ecstasy, nasa around pesos ang pinag-usapan natin, na nasa around 200,000. Kaya maraming tao ang pwedeng mag-interest dito at nakawin. Pero pag kukunin mo siya, nandyan yung appearance niya, gusto mo siyang kunin, ang mangyari sa kanya, magtatago ito. Okay? Pag may balak kang planuhin or nakawin tong ornament na ito, yung spirit of ecstasy. Yan ang suabe cool feature dito sa front fascia ng isang Rolls-Royce. Para sa susunod natin na suabe cool feature, yung tinatawag na Parthenon grill. I don't know if I said it correct, pero binilang ko ang vertical grill nito ay 22. Kaswabe, etong 22 na to, hindi ko rin alam kung ano pong ibig sabihin nun. Pero ang pagkakaalam ko, this one mimics the Doric Temple from Athena. And mga kaswabe, etong grill na to, minana to sa isang Volkswagen. And katulad ng BMW, we call it the kidney grill, but this one is the Parthenon grill. Which is, pag nag-arrive siya, you know that something will happen. Napakatindi ng isang credibility ng grill na to. Ang next suabe cool feature ay matatagpuan dito sa door panel. Sobrang daming functionality nito kaswabe, pero meron muna ako sa iyong sasabihin. Nakasanayan natin sa ibang vehicle na dito natin siya binubuksan, but Rolls-Royce, hindi ganun yung styling niya. Galing to sa horse-drawn carriage. Ang pinaka naging name ay rear hinge doors or coach doors
na ang slang term nito before ay suicide doors. Maraming automotive company ang nag-reject sa ganong klase ng term. They decided na iba ang itawag dahil napaka-negative nga naman pag pinakinggan mo to. Ang iba pang term na ginamit ay flex doors, rear access doors, freestyle doors, backflip, pero joke lang yun, okay? At ang nanalo, ladies and gentlemen, is coach door or rear hinge doors. Sobrang layo nito kaswabe pag nakaupo ka dito sa driver seat. Halos 90 degrees aabot siya. What will you do? Meron ka lang button na pipindutin dito sa loob para magkaroon siya ng access at ganito lang siya kasimple. Dito sa door panel natin kaswabe, ang cool feature ay meron tayong expensive chrome switches na sa tingin ko, this is the most luxurious switches na nakita ko sa isang door panel. And you have 4 because you can lower down your window here, even the passenger. Tapos, ang cool feature pa nito, yung dito, it's functional. Which is sa ibang sports car, hindi gumagana yun. Kaswabe, naalala ko rin back nung 90s when I was playing video games, merong short joystick dito na dito naman sa Rolls-Royce natin gagamitin yan para magkaroon ng movement ang ating side mirrors. Yun ang cool feature when it comes to door panel. Malalaman mo na nakasakay ka sa isang Rolls-Royce, hindi lang basta sa rape, kasi unang-una sa lahat ang papansinin natin ay yung big lever, which is ito ang ginagamit to adjust the lights. Ito yan, oh, kaswabe. Ang sumunod niyan, napapansinin natin, napaka-gigantic ng isang footrest dito sa left side na ngayon lang ako nakakita ng ganito katindi. Parang pang mga 7-footer na tao ang meron dito. And ang pinakaabangan ng lahat na mabibigla ka katulad ni kaswabing ubid, kaya nag-cut kami kanina, you have Rolls-Royce umbrellas na this one is expensive umbrella. You have left and right. Ang gagawin mo, this one, press this, charan! You have the Rolls-Royce umbrella na pag mainit, you can be shielded sa araw or sa pag-ulan or pag gusto mo lang i-flex ang iyong Rolls-Royce umbrella. And there you go. Oh, napakaganda ng kanyang styling. And mga kaswabe, mauna na ako. Kaswabe, this is my first time para makasaksi ng isang V12 engine. This one is a 6.6-liter turbocharged engine V12 that makes 624 horsepower with 590 pound-feet of torque. 0 to 100 is 4.6 seconds with a top speed of 250 kilometers per hour. Ang fuel capacity niya is 83 liters. When it comes to fuel efficiency naman is 7 kilometers per liter. This one, ang curb weight niya naman, nasa 5,500 pounds, is a heavyweight two-door coupe. Yun ang swabe feature kaswabe. You have to see this engine. Another swabe cool feature when it comes, dito naman sa rims ng ating Rolls-Royce, not only sa rate, sa lahat ng mga sasakyan, dahil itong nauna natin, is yung tinatawag na self-righting wheel center. Yung monogram dito na double R, always siya na naka-upright position. Proud siyang nakatayo palagi. Mga boys, alam niyo yan. Kahit anong pag-travel nito or anuman destination, kahit umikot-ikot ng how many times ang rims, this one hindi siya mawawala sa posisyon. Mananatili siya sa kanyang pwesto na nakatayo lang. Another cool feature ng isang Rolls-Royce Wraith ay napaka-spacious at roomy ng kanyang booth. Yun ang term nila. It's 470 liters of space na pag kinumpara natin sa aking Chevrolet Camaro na kakasadal, 331 liters lang. Nilagay mo naman sa Mustang, it's 382 liters. Ang pinakamalapit sa muscle car is yung Dodge Challenger, which is 459. And ang unusual thing dito, meron nga pala green pin na may fuel tank na symbol.
hindi ko alam kung para saan to. Siyempre, hindi naman gasolinahan dito. And may mga air vents dito. Very nice ang iyong carpet dito sa loob. Very premium and luxurious pa rin ang material na ginamit. Yun ang Suavicool feature. You have 470 bigger space. Pag isasara mo naman to, soft touch lang. Yeah. Kaswabe, welcome sa business center ng Rolls-Royce. And pagpasok mo pa lang, you have a dramatic presence dito. It's a breathtaking ambience. You know that every panel is very expensive. Yung feeling na sumakay ka ng isang yate, yun ang nararamdaman ko dito ngayon, Kaswabe. Well, isa-isahin natin yan, okay? Right now, ito ang diameter ng steering wheel natin. You go to vehicle information. Ito ang Suavicool feature. Yung picture search, kukunin natin. And there you go. Ang ipapaliwanag sa'yo mismo ng Rolls-Royce ay hindi lang listing ng mga words unlike the traditional cars. Ito, bawat panel sa rims, bonnet, door panels, front grille. But ang favorite ko dito sa picture search ay yung number 8. Ano yung number 8? It's all about the animated explanations. Merong moving motions like you're watching your favorite Netflix at pinapakita niya sa iyo kung paano yung instruction ng adaptive headlights, cruise control, dynamic stability control, park distance, even yung run flat, rear view camera. This one separates Rolls-Royce from others. Sa adjustment ng aircon, yung iba, di ba, parang there's a ladder base or illuminated lights kung yung aircon mo, bar number 1, number 2, number 3. Pero this one, ang naka-indicate dito is soft, medium, high. This one is the max or yung pinaka-climax ng aircon. And the most Suavicool feature, pag nasa loob ka ng cabin ng isang Rolls-Royce, ay yung tinatawag na Starlight Headliner. Which is, I decided na hindi na lang ito tanggalin dahil kasuabe ang lakas-lakas, makayaman, okay? It has a 1,600 fiber optic lights at nakikita mo dyan ang constellation, the night sky. This one is customizable. They offer bespoke. I see a lot of different na mga styling. May gumawa ng solar system. Even yung DNA mo, pwedeng ilagay dyan. Yung iba pa nga, diamond pa. I'm not joking, Kaswabe. Pinaka-cool feature, if you have a Rolls-Royce, you can customize it whatever you want. Another thing dito, mga Kaswabe, this one is not so cool feature dahil yung shift gear natin, because this one is worth 40 million, mabibitin ka dahil meron kang teeny-weeny, cutie, squishy na shift gear na nasa ilalim lang ng ating manubela, and ang akala mo rito ay ito yung turn signal. Bakit nga ba ganito? Another Suavicool feature, pag nandito ka sa rear passenger, ay yung mararamdaman mo rin when you ride a sport utility vehicle, because you have a big amount of spacing. When you enter dito, hindi ka magka-cramping, hindi ka mahihirapan, napakaswabe pa rin ng dramatic entrance mo. Tapos kung ano yung function dun sa harap, meron ka rin dito sa likod. Katulad ng you have a cup holders na very comfy, then may ashtray, you have here some stuffs na lalagyanan, tapos you have transparent, di ba, katulad ng mga traditional is kulay itim lang yung material dyan. To lower down your window, because this one is a two-door coupe, pero functional, okay? Ayan, oh, see? It's so refreshing na you can hear what's going on outside because you are very secluded dito pag nakasarang ganyan eh.
one thing pa niyan kaswabe, meron kang mga mirror. Para, syempre, pagbuba ka ng isang Rolls Royce, you know that you are fresh and everything. Then yung amount ng space from me, napakalaki. Naka-afford lang siya, pero still, big space pa rin. Ang lakas ng feeling na para kang senior, you are the king. Ito ang isang favorite ko na place if you have a driver. Pero ang Rolls Royce rate, ginawa to para maging self-driven talaga na ikaw ang magmaneho. And kaswabe, hindi natin pwedeng malimutan, it's all about the leather upholstery dito dahil sa sobrang ganda ng quality, halos yung brain cells ko makakatulog na. Dito tayo sa tasteful richness ng design everywhere. Yari nga pala ito sa bull na pinalaki sa moist climate. Nang sa ganun, hindi siya magkaroon ng dryness sa kanyang skin kasi yun yung ginamit dito. And highly customizable again. Babanggitin ko lang, you have almost 44,000 options. Kaya mahal ang isang Rolls Royce. You have to name it, then sila ang bahala to serve you kung ano man yung gusto mo. At yan ang Suave Cool feature when you are here sa rear passenger ng isang Wraith. Super suave, mga kasuave. Ang cool feature nga pala when it comes dito sa VIP section, I should say, meron ka ritong very stylish na analog clock. And this clock is from the past. Hindi na moderno ang itsura nito, pero it mimics kung ano yung mga gauges natin doon sa business center, which is very stylish and elegante pa rin na nakamount dito sa wood panel. Another thing, mga kaswabe, dahil this one is owned by BMW, you can see dito sa infotainment system or sa center console, meron kang 8 designation press button. Pwede kang magkaroon ng mga shortcut dito kung ano yung mga favorite settings mo when it comes sa Rolls-Royce. And ang favorite number ko dito ay yung Infinity number 8. Pag pinress mo nga pala, makikita mo, pupunta ka sa page ng Spirit of Ecstasy kung gusto mo siyang erase para i-stand up mo that you are driving this Rolls-Royce, or i-lower down mo pag medyo mataas ang crime rate sa lugar mo and mahilig sila sa mga emblem, itago mo siya dahil that one is very expensive. Sumunod yan, pwede mo siyang gawing automatic pag tinurn off mo ang sasakyan na to, magtatago rin kasabay ng Spirit of Ecstasy. Another thing, mga kaswabe, dito sa center console, you can lower down this rate para mas maging sporty ang datingan. Or pwede mong paangat kasi may nakita ka na lubak na kasing lalim ng Bermuda Triangle. At syempre, delikado naman pag magagasgas ang Rolls Royce. Another is pag may nakita ka ng mataas na humps, Humpty Dumpty na Mount Everest, ia-adjust mo yung pinaka-suspension. Another cool factor dito, kaswabe, ay yung pag-adjust ng temperature, which is sa mga traditional na sasakyan, eh para lang siyang energy bar na pag pinindot mo, may there's some sort of pin lights, okay? Pero dito, hindi. Ang ginawa nila, old styling before, na parang dial type, and makikita mo, kung ano yung mas lamang, yung blue for cold temperature, yung red naman for the warm temperature, iuusog mo lang siya left or right. And vintage Rico Suave naman tayo para sa ating walk around. Isa-isahin natin yung mga details na medyo kanina nalampasan lang natin. As we go down here, of course, this is the Parthenon grill. Pag binilang natin, it's 22. This is the trademark of Rolls-Royce. Lahat yan, Wraith, Phantom, Ghost, is pare-pareha sila. Pero I'm not sure lang kung sa bilang ay pare-pareha sa rin. This is the Rolls-Royce badge. And it's Eleanor Thornton. Thornton ba? So it's the Spirit of Ecstasy na dati mas kilala bilang Spirit of Speed. As we go down, flat black, then lower lip spoiler with the, parang ang definition ko sa kanila, may chrome trims ka, parang fangs, diba? Parang siyang mga pangil. And as we go here sa headlight, you see these daytime running lamps. Ito yung cornering light, low beam and high beam combination. And you have here the
turn signal lights. As we go up, ayan, ang dami niyang body line. We have 1, 2, 3. So we have 6 body lines. When it comes sa bonnet, iba ang term nila kesa sa traditional na hood. Chrome trim, papunta kay Miss Eleanor ng Spirit of Ecstasy. This one is for safety. Kasi kanina, yung tinur natin yung mga signals niya, hindi naman nag-illuminate eh. So you have a 7-spoke wheels with this always upright position na monogram natin that says Rolls-Royce. You have a huge rotor disc, 255, 40, and 21 Continental tires ang nakabalot sa ating 7-spoke wheels. As we go here, badge ng Rolls-Royce. Makukuha mo talaga kung ano yung mga binabayaran mo dito. Very executive ang iyong datingan. If you will go inside, if you have the key, you have soft touch ka lang dito, and actually, you can unlock it, you can go in. Senior na senior kapag papasok ka rito. So, soft lang rin ang pagtulak sa kanya. You see that? Nag-self-lock na siya. External finish niya, super clean, polished silver around. Ang pinagkaiba doon, you have a Continental tires. Of course, dito rin, same din. Pero yung size, this one is 285, 35, and 21 kaswabe. A large chrome panel, triangular ang rear lights. Vacuum type ang exhaust. Pero when you go down, titingnan mo sa loob, actually, quad exhaust tayo kasi you have 2 and you have 2. First time to. It's like you are sailing sa ocean, okay? Para ka nagko-cruising sa isang yate. Hindi ako nagkamali na kahapon sa review, pwede mong panoorin, na sabi kong ganun, pag na... Alam nyo ba, matagal ko na talagang pinagpaplanuhan na ihatid sa inyo ang Rolls-Royce, pero syempre, kukuha lang tayo ng magandang timing. And this timing is Christmas Eve. Maraming salamat sa panonood nyo. If you are interested about this Rolls-Royce rate, please contact Ma'am Debbie Fuentes dahil siya po ang nagbigay ng access sa atin. At huwag mong kakalimutan na sabihin ang Rico Suave YouTube channel para for smoother transaction. Sana makakuha ka rin ng merch natin. Sana maka-join ka rin sa club natin dahil naglalagay ako doon ng mga advance na material. Pag gusto mo naman mag-donate sa ating channel, hindi naman po bawal dahil tumatanggap po ako ng blessing. Okay, may PayPal po ako or GCash. And if you have request, sabihin nyo lang sa akin at idea nyo, isa sa katuparan natin yan unti. Marami pa hong kasunod to, and tomorrow, panoorin nyo ang test drive natin dahil after this, dadali natin ang Rolls-Royce kung saan natin pwedeng madala para makapakita natin ano nga ang impression when you are driving a worth 40 million na sasakyan. Ano ang feeling? Hari nga ba pag nasa loob ka ng Rolls-Royce rate? And ano nga ba ang image pag nagdadrive ka nito? Is it you and the others? Okay? Yan ang kailangan nyong abangan, mga kaswabe. And syempre, pag nakita ka ng value, please like this video, comment, share, and subscribe. And thank you so much sa mga kaswabe natin dahil lahat ng family nyo nanood rin dito or binigyan nyo ng pagkakataon para makita nyo. And I promise you, pag 2021 natin, mas malulupit pa ang dadalhin natin dahil syempre pinapalawak rin natin ang ating connection. This 25th hanggang 31, mag-abang ka lang kaswabe, marami tayong parating. And always remember, pag part ka ng kaswabe team, malakas ang iyong dating. I'll see you sa next ride ko, kaswabe. Rico! Uy! Nani? Anong nangyari? Dito pala tayo. Tara, gutom lang to. Kain na tayo.